Yo mga Lods, bago ang lahat, welcome sa Ryan Lods TV, welcome sa YouTube channel ko, welcome sa panibago natin vlog. Ako nga pala ulit si Ryan, at sa video na ito Lods, wala tayong tutorial. Actually, may tutorial talaga tayo, paano magbasag ng joke lang. So, may nagtag kasi sa akin sa Facebook, binanggit niya yung buong pangalan ko na tapos Tito Ray, anong masasabi niyo? Anong masasabi niyo sa dito, sa video? Parang ganun. Tapos pinanood ko yung video, parang nagulat talaga ako kasi yun. Pero hindi ko masyado kasi nagpunta agad ako sa comment. Yun talaga yung pinakatinambayan ko, yung dami ko nakita na puro alos ano, iba-ibang emosyon, may galit, yung iba pinag ginawa nilang katatawanan, iba nagpapayo, yung iba nag-share sila ng mga naranasan nila sa shop na pinuntahan nila, ganun. Mag-aano tayo sa ano, sa isang video, magre-react tayo sa isang video. Titingnan natin kung actually lads, ayaw kong husgahan itong mga tao na to. Ayaw ko silang i-down or something na ano nila. Tingnan lang natin kung ano yung mga ginawa nila, yung mga nangyari dito sa video. Kasi hindi yung araw na ito, hindi natin alam eh. Hindi natin alam yung pangyayari ng araw na yon. Kung ano bang scenario talaga noon. Kaya siguro hindi na lang hindi na tayo mag-intro kasi parang hahaba yata itong video na ito. Isa natin mga lads. Ang cellphone lang gamit ko, hindi ako nagamit ng laptop. Ayan. Ano pala ito ah? Doon to sa ano, sa may Pong TV. Ayan. Tinag sa akin ng tropa. Ayan. Yo, Lods, ang nakikita ko dito, pinupukpok nila ito, papasok. Ayan. Pinupukpok, papasok. Saka, Lods, ang tingin ko dito, papalitan lang nila ito ng gulong. Palitan lang din itong gulong. Kasi may gulong dito sa may bandang kanan, sa may red na nakakap. Ayan, o. Merong gulong. Papalitan lang nito ng gulong. Ayan. Nilagyan nila ng ano, ng WD-40. Sa dapat Lods, pag magganyan, maglalagay ka ng WD-40, medyo tagilid mo yung ano, yung motor bago mo siya lagyan. Para yung liquid niya pumasok tuon sa loob. Kasi kung dyan lang, parang maglalagay ka lang ng ano, ng liquid dito, tapos malalaglag lang. Wala, di ba? Tagilid mo yung motor para yung liquid niya, nandyan lang, papasok yung doon sa loob. Ayan. Proceed tayo, Lods. Oh. Sakit yan. Ano kaya naisip nung kung nandito man yung customer, siguro yung customer yung kumukuha ng video. Ano kaya naisip niya nung time na yan na nakikita niya pinupukpok yung itong swing arm niya, swing arm bracket niya. Ano kayang nasa loobin niya? Ano kayang tuloy tayo na loob. Bang. Bang. Oh! Basag na Lods. Ayan na. Ah. Tinignan dito sa taas nung lalaki. Napasigaw ngayon. Ah! Di ba? Actually Lods, ito ah. Makwento ko lang ah. Nagtrabaho ako sa Paranaque. Sa may E. Rodriguez. Sa may Daang Batang. Shout out nga pala kay Sir Vlad sa Big V Family.
shout out sa inyo. Doon nagtrabaho ko noon sa Kimco yun siya na ano 2S. Yung like 125 may ganyan. Alos karamihan na pag nagpapalit ako ng ano ng tinatanggal ko yung gulong para papalitan ng gulong. Ang tigas talaga tanggalin noon. Sobrang tigas tanggalin noon. Ngayon ang ginagawa kong paraan doon yung tawag doon ah. Kasi ilalagay ko dito yung ano. Ilalagay ko diyan yung yan diyan. Ilalagay ko yung picture niya. Parang tatlo siya na ganoon. Ginagawan ko talaga ng paraan para kumapit yung tatlong kamay na yun. Puller yun na puller. Yung tatlong basta kamay niya. Tapos inipit. Unti-unti ko lang nahigpit. Pag bumitaw, lalagyan ko na naman siya, gagawin ko na naman siya ng paraan para ano, hanggang matanggal siya ng paunti-unti. Yun ang mas magandang discarte dito, Lods. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Real talk yun, Lods. Proceed tayo. Masag na. Oh, shit. Oh. Oh. Ikaw lang sinong nagsabi nun sa tatlo o ano. Talagang mapapa-oh ka dyan eh. Kasi temo, yung nakikita mo sa bandang baba dito. Basag na talaga siya. Ayan. Ngayon. Lods, ilalagay ko yung ano, yung sarili ko sa dito. Kunyari ako yung may-ari, tapos nakikita ko ng ganyan yung ano, ganyan yung ginagawa nila. Lods, magagalit ako. Sobra. Hindi ako marunong gumawa, hindi ako dinala ko lang palitan ng gulong ganyan. Yung kung ano yung pinapagawa niya, yung pinapagawa ko ganun. Tapos ganyan yung nangyari. Magagalit talaga ako, Lods. Sobra. Papabayaran ko sa kanila yan. Kung sa totoo, kung sa ako lang. Kung sa akin lang pababayaran ko sa kanila yan. Pinapagawa ko yan sa inyo, para ipaayos, palitan ng gulong, sinira nyo. Dapat, kung ano, meron kayong paraan na para matanggal yan na hindi siya masisira. Ganon. Ganon talaga, Lods. Sa real talk, Lods, ganon talaga. Kung ako yung may-ari. Basag na. Basag na. Talagang tinuluyan na nila. Kaya Lods. Yan. Kaya Lods. Isipin nyo na ilagay nyo yung sarili nyo dito sa video na ito. Anong mararamdaman nyo? Sa isip nyo lang. I-comment mo sa ano? Sa comment section. Kung anong mararamdaman mo kung ikaw ito, yung may-ari ng motor na to. Anong mararamdaman mo? Sabihin mo sa Ryan Lods TV. Ako nasabi ko na yun sa akin. Anong masasabi mo? Eh, hintayin ko, Lods. Hintayin ko yung comment nyo. Ayan. Proceed tayo. Binabakbakan pa. Di Lods. Di. Sabi kasi nung ano, yung naka-red. Ulitin natin ah. Saan na yan? Ayan ah. Ang ganyan ah. Sa kampo naman. Hindi,
sabi nung ano, yung sabi nung red, kung magpapa-shop ka, wala eh, ganun talaga ang gagawin. Tapos mayroong sumabit na may nagsalita, brown out. Ayun. At bumalik. At nag-brown out ulit. Yan. Ayun, proceed tayo ulit mga lods. Welcome to Puerto Princesa. Ayan, lagi kami talaga brown out dito. Sobra yan. Balik tayo lods. Natawa talaga ako. Buhay natin ito, Puerto Princesa, paliko. Proceed tayo, balik tayo dun sa ano, sa, buti na lang may ring light ako, saka ano, tulong na rin ang ilaw ng laptop ko. Ayan, balik tayo dun, sabi nung naka-red, ano ngayon, ulitin natin ha. Kalimutan ko tuloy, paliko kasi. Oh, let ano. Meron 'yon. Meron 'yon. Ganun talaga ang gagawin, sir. Pupukpukin talaga 'yon. Ganun yun eh, pag magpapashot ka, ganun talaga ang gagawin. Sinasabi mo na dito iba, ganun talaga sir, gagawin, pupukpukin talaga. Lord, ano? Hindi Lord, hindi pupukpukin, hindi ganun. May tools yun, may gamit talaga ng tools doon para, yung puller, yung sinasabi ko kanina, yun talaga, yun ang ano, kasi pupukpukin mo, buti pa ngayon like if yun, pwede mong pupukpukin kasi yun sa like, bakal yun. Bakal yun kahit na anin, pero syempre hindi mo pwedeng pukpukin kasi ay delikado yung lods tulad nyan. Tapos parang sinasabi mo pa na parang wala ng choice yung may-ari, na wala talaga sir, wala, para matanggal yan basagin na lang talaga natin yan, parang ganun ng sinasabi mo. Pero tingin ko dito sa tatlo lods talaga ano, parang kulang talaga sila sa ano. Kulang sila sa tools. Hindi nila alam na may ganun pala na tools para mas mapadali yung backlash na hindi sila makakabasag. So proceed tayo lods. Yun, oo, yung sinasabi niya yun, tama yun, may circlip yung bearing niyan sa loob. Pero hindi mo pwedeng susuhin. Hindi mo pwedeng sisihin yung bearing na yun kasi nandito lang yung bearing na yun eh. Nandiyan lang yun sa tinatanggal nila yung bearing. Ah, yung ano na yun. Ang nagkaroon ng problema dyan, yung bearing saka yung pinaka-ehe niya, nagkaroon ng dumi, tapos kalawang, kaya kumapit ng kumapit. Mas maganda kung hindi naman nagmamadali yung may-ari, tagilid mo yun, punuin mo ng WD-40. At saka, lads, itong puti na to, hindi mo yan siya pwedeng pukpukin ng todo, yung tulad ng ginagawa nila ng maso. Kita nyo kanina, maso. Hindi mo pwedeng pukpukin ng maso yan kasi, ito, lagyan ko na lang ng ano. Itong dito sa ano, crankcase na yan eh. Oh, pops. Crankcase na ito dito eh. Crankcase, bearing, pwedeng mabasag yung bearing, pwedeng mabasag yung crankcase, mas lalo na. Ang pwedeng gawin dyan, sa kung, on the click ba ito? On the click nga.
Ang tanggalin mo yung ano, CVT cover. Init init na bigla, init na. Nagpawisan na ako, init. Yung sa CVT cover, Lods, tanggalin mo yung CVT, tapos tanggalin mo yung torque drive, may 7 bolt doon, tanggalin mo yun, tapos, maano mo na ito, matatanggal mo na siya ng buo, kasama yung gulong, kasama yung bearing, yun, doon, pwede mo na siyang unti-unti na tanggalin doon. Kahit sa likod noon, pwede mong lagyan ng, ano, ng WD-40. Hindi, siguro, hindi rin, ayoko na, ano, hindi rin siguro nila alam, or, ayoko kasi, baka mamaya, awayin nila ako, ayoko, ganun. Huwag niyo akong awayin. Nag-ano lang ako. Ayan. Pwede yung ganun, lads eh. Tanggalin mo na lang yung CVT. Or, pero maano eh. Medyo matagal-tagal na trabaho yun. Pero, isa rin yun sa mga safe na trabaho para matanggal talaga yan. Ang pinaka recommend ko talaga, yung puller. Yung puller talaga, yun ang pinaka recommend ko na pantanggal dito. Tapusin na natin mga lods. May circuit clip nga yan dyan. Yun na. So, lods, ang may papayo ko lang ha. Walang perfectong ano, walang perfectong mekaniko lods, walang perfecto. Lahat nagkakamali. Ako mismo nagkakamali rin ako. Sobra pag nagkakamali ako. Pero ginagawa ko yung aral para sa susunod hindi na ako ulit magkamali ng ganun. Dito ako nagkamali. Nabasag ko ito. Nagkamali ako. Susunod hindi na. Hindi na ako magkakamali niyan. Ganun. Ayusin mo yung trabaho mo. Pakita mo sa customer na yung trabaho mo is ayos. Neat and clean. Talagang quality. Yan. Kung di mo alam, nood ka sa YouTube. Nood ka sa YouTube. Paano magganyan? Paano ganyan? Okay. Kung nalilito ka, kung mayroong nagtuturo sa inyo, pasalamat kayo, may nagtuturo sa inyo. Yan. Ako, nagtuturo ko. Ang dami ko na naturoan sa Manila. Ang dami ko nang naging tropa na tinuruan ko magmekaniko. Ngayon, meron ng trabaho na maayos. Dito, sa amin, may mga naturuan ako na nagkaalam sa makabilang bahay. Kani ko ka, ayusin mo, pag-aralan mo lahat ng profession mo yan, trabaho mo yan, pag-aralan mo, focus ka. Yun lang mga mechanic. Basta ayusin mo trabaho mo. Sa mga customer naman, hindi mo kayang gawin yung motor mo, hindi mo kayang i-DIY motor mo, nood ka sa YouTube, kung di pa rin kaya, dali mo sa kasa. Kung saan mo kinuha yung motor mo, doon mo dalhin. Dalhin, tanong ka sa mga tropa mo, pre, saan ka nagpaayos ng motor mo? Baka mayroon silang may refer sa'yo na isang mekaniko, tanongin mo rin, okay ba yan, pre? Mapagkatiwalaan ba yan? Baka may ibudo lang ako niyan. Di ba? Ano lang, simple. Simple lang. Pagpunta mo dun, wag ka rin maging judgmental kasi alos tagang mekaniko, marumi. Marumi yung kamay. Payat. Kala mo. Pero, good yun. Tulad ako, payat lang ako dati. Tingnan na nagtaba-taba na yung mukha ko eh. Sa dumi, san may amoy. Ah, natural sa mekaniko 'yun. Natural sa mekaniko 'yun kasi maghapon 'yan kaming gumagawa. Magka takpan mo na lang ilong mo kaya maglayo sa amin, magmask ka. Ah, uso naman yung mask ngayon. Ano lang mga lads sa yung mga sinabi ko na 'yan, yung mga tinuro ko na 'yan. Ah, base 'yan kasi sa ano ko, sa na karanasan ko sa paggawa ng motor. Ayan, hindi ako nagmamagaling. Hindi ako nagmamagaling, Lods. Ang tawag na ito. PM ka sa akin, Lods. Ano, sasagutin kita eh. Sa totoo lang, ang dami ko nang sinagot, nagpi-PM sa akin, mga private message na sa YouTube channel ko, dito sa Ryan Lods TV. Ang daming
ang daming nagtatanong. Sinasagot ko yan. Sabi ko kung sabi niya, Lods, ngayon ko daw. Sabi ko, punta ka sa page ko, PM mo ako. Yun, punta ka, Lods, ang daming nag-PM sa akin. Lods, ano bang, ano, mga, ano bang magandang dito sa dalawang carburetor na to? Ano bang maganda, ano magpalit ng ganito? Sinasagot ko yan, Lods. Oh, lahat ng nag-ano dyan, lahat ng nagko-comment dyan, sinasagot ko yan. Iba niya nagpa-private message talaga sa akin. Sinasagot ko yan. Hindi ko yan, ano, kaya nga ako gumawa ng ganito eh. Turuan kita. Yan. So, hanggang doon lang mga Lods at inihikayat kita na mag-subscribe sa channel ko at i-hit yung notification bell icon para updated tayo sa mga ganitong videos, sa mga tutorial ko. Siguro, last ko na itong ano na to. Last ko na itong kasi siguro itong reaction video na ito. Last ko na to. First and last ko na to. Ayoko na to ulitin siguro. Kasi alam ko na wala na, hindi ko masabi ha. Pero sana wala na ulit na ganitong scenario na makikita natin sa Facebook, sa social media. Ayan. Sana wala na ulit. Grabe ng pawis ko. Init eh. Shout out sa iyo pala ko. Ayan. Sana wala nang ganito ulit. So, yun lang mga Lods. Ciao!